Magandang hapon po sa ating lahat, sa lahat ng mga kapatid sa Panginoon Jesu Kristo. Good afternoon po. Saan man po tayong lugar, naroon. Hindi tayong pakinggan natin muli ang tinig ng ating Diyos. Alam ko po na tapos na po kayong mag-lunch sa hapong ito. So, mayroon na po tayong time na makinig sa mensahe po ng ating lingkod. Yung sa abang lingkod ng ating Panginoon. So tayo po pansamantalang lumuko, tayo po yung manalangin. Yes, Father God in heaven, maraming pong salamat muli sa hapong ito, O Diyos. Patuloy po namin dalangin bawat isa sa amin. Lord God, saan manaroon ang aming mga kapatid sa aming Panginoong Jesu Kristo, bubin mo na, na patuloy buksan ang kanang isip at puso, alisin sa amin ang mga hinanakit, galit po at itinanim ng kaaway. Lord, hindi man kami, O Diyos, karapat dapat nim sa pinakamalalim na parte ng aming puso na huwag itong mabunang kami. Ang banal ng Espiritu Santo sa hapong ito ay patuloy po namin inaanyayaan na siyang dakilang guro na magtuturo sa amin ang pawang katotohanan. Ano man ang asik ng kaaway, in the name of Jesus, inataboy ka namin, Spirit of Destruction, kasi lumaligan, gawa ng kaliliman ng ito, pinalalayas ka namin ang espiritu ng karamdaman sa bawat sulok ng paligid na ito. Sa ngalan ni Jesus, lumayas ka in Jesus' name. Lord, bless us, O Lord, in the name of Jesus. Purihin ka ngayon at magpakalanman in Jesus' name. Amen. Magandang hapon po muli sa ating mga kapatid. Tayo po ay pakinggan po natin ang tinig ng ating Panginoon. Ang topic po natin ngayon, mga kapatid, ay tungkol sa pakikinig at pagsasagawa ng sarili. Na nakikinig ngunit hindi nagsasagawa. Pero sabi ni Lord sa John 8:47, ang mula sa Diyos ay nakikinig ng salita kaya hindi ninyo pinakikinggan ang salita. Ito po ay sinabi ito ng ating Panginoong Jesucristo doon po sa mga Hudyo na lagi po siyang kinakalaban ng mga ito. Kapag si Jesus ay nangangaral sa iba't ibang panig ng lugar, ang mga Hudyo ay laging nakabantay, laging naka-kontra sa kanyang mga sinasabi. Sabi nga ni Lord, ang mula sa Diyos, nakikinig. Tayo po yung mula sa Diyos, kaya nakikinig po tayo ng salita ng Diyos. Pero yung mga tao hindi mula sa Diyos, ayaw po yan makinig. Alam niyo po bakit? Nasasaktan po sila sa sinasabi ng Lord kapag sila ay gumagawa ng mga bagay-bagay na hindi naman kalugod-lugod sa Panginoon. Kaya kapag napapakinggan po nila ito, nahe-hurt sila, nagagalit. So sabi nga, who comes from God, listen to God's words. You, however, are not from God. That's why you will not listen. Ganun po talaga ang tao. Kapag nanggit mo ang word of God, sasaktan yan. No? Kaya hindi na po tayo magtataka kung bakit ganun sila. So, sabi nga dito sa aklat ng Lucas, Luke chapter 10 verse 16, ang nakikinig sa inyo ay nakikinig sa akin. Ang nagtatakwil sa inyo ay nagtatakwil sa akin. Ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsubo sa akin. Noon po, nung nangangaral ang mga alamin ng Christ, na yung babala ito sa mga bayang di nagsisisi. Sabi nga ni Lord, Jesus said to His disciple, whoever listen to you, listen to me. Whoever rejects you, rejects me. And whoever rejects me, rejects the one who sent me. So, kanino ba itong salitang pinapakinggan po natin? Kay Lord Jesus. Ano po? Mula sa Ama. Kaya sabi nga, ang nakikinig sa Kanya, kay Jesus, ay sa mga alagad niya, ay kay Jesus nakikinig.
At yung mga nagtatakwil naman kay Jesus ay nagtatakwil din sa kanila. At yung nagtatakwil naman kay Jesus ay nagtatakwil din doon sa nagsugo sa kanya. Yung kanyang mga, sino bang nagsugo kay Jesus? Ang Diyos Ama. Kaya nga sabi nga ng salitang ito, sa pagdating ng judgment, sa araw ng paghukom, higit na mabigat ang kaparusahan ninyo kaysa kaparusahan ng mga taga Tiro at taga Sidon. At ikaw, Kapernaum, ibig mong magmataas hanggang sa langit, ibabagsak ka sa Hades. Yan. Ano ba yung Hades na yun? Ang lawang apoy po yan na nakatalaga sa mga taong makasalanan. So ngayon pa lang po, tayo po ay inaaralan ng Panginoon. Maulaman ang panahon, hindi man, maaraw man yan, ang importante makinig po tayo sa mensahe ng Lord. Kasi kapag tayo nakikinig, marami po tayong natututunan. Maraming nababago sa buhay natin. Amen po ba? Katulad ng sinabi dito ng babaeng ito kay Jesus sa Lucas, sa Luke chapter 11 verse 27 and 28. Ang sabi niya, true happiness, yung tunay na mapalad. Sino nga ba ang tunay na mapalad na sinasabi dito ng Lord? Sa verse 27, samantalang nagsasalita si Jesus, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan at nagsabi sa kanya, mapalad ang babaeng nagdala sa inyo sa kanya sinapupunan at nagpasuso sa inyo. Ngunit higit na mapalad yung mga taong nakikinig at ano, kasi ang sabi po dito, yung si Jesus ay nagsasalita sa karamihan, yung babae sumigaw mula sa karamihan at nagsabi sa kanya, mapalad ang babaeng nagdala sa inyo, sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa inyo. Eh kahit man po ang babaeng nagdala sa atin, sa sinapupunan natin, ay maraming anak or nagpasuso ng maraming beses, ay kung hindi naman po yun nakikinig ng Word of God, hindi naman nakakaunawa kung sino nga ba ang Diyos na sinasampalatayanan niya, hindi po rin po ito matatawag na mapalad. Kasi sabi Lord Jesus, higit na mapalad ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito. Yan. Katulad kapag araw ng Linggo, sinabi ng Lord, magsamba tayo. Hindi dapat tayo magtrabaho. Pero anong ginagawa ng maraming tao? Nagtatrabaho. So binabypass nila ang utos ng Diyos. Napakahalaga po ng pakikinig at pagsasagawa. Buksan po natin sa aklat ng Santiago chapter 1, 19 hanggang 25. Dito po sa aklat ng Santiago, dito po natin malalaman na ano nga bang inuutos ng Diyos sa maraming tao, sa kanyang mga kapatid kay Christ, na ang pakikinig at pagsasagawa ay napakahalaga po. Ito po ang sinabi niya sa verse 19. James chapter 1 verse 19. Tandaan niyo ito mga kapatid kung minamahal. Matuto kayong makinig dahan-dahan sa nagsasalita, sa pagsasalita. At huwag agad magagalit. May mga tao po na kapag inaaralan po natin ang salita ng Diyos, at medyo sila ay na-open, nagagalit, ganyan. Sasabihin agad, ay hindi, ngayon lang yan nauso. At tagal ng panahon, pinangangaral na yan. Ganito, ganyan. Ang daming alibay. Ang daming gustong anuhin na wala namang totoong alam. No? So sabi nga, napakahalaga po ang pakikinig. Ang pakikinig, marami tayong matututunan. Nagbabago ang ating mga maling pananaw sa buhay.
yung ating mga kasalanan ay nababawasan. Amen? So, mahalaga po yun. No? Kapag ang tao interesadong makinig, ano man ang ating ginagawa, ay sigurado ating pakinggan ang mga ganyan. Diba? Dito sa verse 20, sabi niya, sapagkat ang galit ay hindi nakatutulong sa tao upang maging matuwid sa paningin ng Diyos. Yan. Kapag tayo nakikinig, ang iba nagagalit, sabi ko nga sa inyo agad-agad, hindi po yung nakakatulong sa tao upang maging matuwid sa paningin ng Diyos. Sa verse 21, kaya talikdan na ninyo ang inyong maruming gawa at alisin ang masamang asal at buong pagpapakumbabang tanggapin ang salita ng Diyos na natanim sa inyong puso, ito ang makapagliligtas sa inyo. Yan. Ito po yung sinasabi ng Lord na alisin na natin yung ating mga asal na hindi karapat-dapat. Sabi nga, hindi tao ang ating kaaway, kundi yung evil na pumapasok sa puso ng tao at binubukan ng kanyang bibig, yun po ang kalaban natin si Satanas. No? Kaya dapat marunong tayong magpatawad. Kasi pag tayo po patuloy na kumikimkim ng galit sa ating kapwa, eh nasaan yung batas na sinasabi ng Lord, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Pag ayaw mong gawin sa iyo, huwag natin po natin gawin sa ating kapwa. Verse 22, sabi ni Lord, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. So, kailangan po yung pakikinig ay may kalapit na gawa. Hindi lang pakikinig hanggang pakikinig lang, pero walang application. Parang sa isang bagay na bumili ka ng pang-makeup, kailangan mong i-apply sa iyong mukha para magamit ng maayos. Ganun din po sa pakikinig natin, dapat ipinamumuhay po natin para maging liwanag po tayo sa ating kapaligiran. Ang nakakalungkot po eh, taon na ang binilang sa ministry, pero paulit-ulit pa rin pong ginagawa ang kasalanan. Pero ang huwag po natin ugaliin yung mga kapatid, kapag po tayo nagkakasala, alisin na po natin agad. Oo, nasasaktan tayo. Pero ang isa-isip na lang natin, karoon tayo ng takot sa Diyos. Kasi sabi na Lord, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Dahil kung ito'y pinakikinggan lamang ng tao, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang iyong sarili. Ang Diyos po hindi natin madadaya. Sapagkat ang nakikinig lamang ng salita at hindi nagsasagawa nito, ay katulad ng isang taong humarap sa salamin at umalis matapos makita ang sarili, agad nalimutan ang kanyang ayos. Totoo naman eh. Diba kapag tayo nananalamin, pag alis natin, nalimutan na natin ang ating mga sarili, kung anong itsura natin. So, sabi ni Lord, yung mga taong hindi nagsasagawa ng kanyang ano, inalintulad niya sa taong nanalamin. Na napakinggan niyo yun, yung sinabi ng ating Panginoon. Maya-maya, wala na sa kanyang isip at wala na sa kanyang pandinig. Bakit? Parang nakinig lang siya sa kabaling tainga, lumabas sa kabilang tainga. So, wala na. Katulad din ang nanalamin, napakatapos manuklay, nag-makeup ka ng konti, at the same time, umalis ka na. So, napakahalaga po ng application, no? Para din sa pag-aaral sa literal, na kailangan po natin talagang gawin para tayo pumasa sa mga examination yan sa school. Kasi kapag hindi po yun in-apply, bali wala yung pang-araw-araw mong pasok, bagsak ka naman pala pagdating ng graduation. Ganun din sa ating spiritual na pananampalataya. Kailangan higit po
ang application dito para pasado tayo sa pamantayan ng Diyos. Ito po sa verse 25, ang sabi niya dito ng Lord, ngunit ang nagsasaliksik at patuloy nagsasagawa sa kanilang kautusang sakdal at nagpapalaya sa tao at hindi isang tagapakinig lamang na pagkatapos ay nakalilimot, ang taong yan ang pagpapalain ng Diyos sa lahat niyang gawain. Ito po'y pangako ng Lord na kapag talaga ay sumunod ka sa kalooban ng Panginoon, nandun talaga yung blessing ng ating Panginoon na may magbabago sa buhay po natin. Hindi pwede yung hanggang basa lang, pagkatapos wala na, kung ano-anong ginagawa natin sa ating kapwa. Pero ang totoo, ang Diyos po hindi po natin pwedeng maloko. Sabi nga, lahat ng ginagawa natin ay nakarecord sa aklat na Panginoon, no? Book of Works, Book of Life, Book of Tears, and Book of Identity. Yan, sino nga ba tayo? Ano ba ang ating ginagawa? Bakit nga tayo lumuluha? At mayroon ba tayong buhay na walang hanggan? Apat po yan, lahat po yan. Parang sa school nga, balik tayo sa school sa pag-aaral ulit. Kunwari, ito ang subject mo, iba-ibang teacher ang nakakasakop sa iyo. So, iba-iba rin ang record mo. So, sa Lord, higit na may record po yan. Doon niya titingnan kung tunay nga talaga tayong namumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At hindi pakitang tao lamang. Maiksi na po ang ating Sabi nga, maiksi na ang ating panahon. Huwag po natin sayangin ang mga nangyayari. Kasi napaka-importante po at napakahalaga po ng ating pakikinig. Sa pahayag, chapter 1 verse 3, Revelation chapter 1 verse 3. Ano pong sinabi dito ng Lord? Mapalad ang bumabasa ng aklat na ito, ang mga nakikinig, sa hulang inihahayag nito at tumutupad sa sulat dito, sapagkat ang lahat ng ito'y malapit ng maganap. Yan. Mapalad po tayo, nasa huling inerasyon na po tayo, isa tayo sa mga tinawag ng Diyos. Imagine, million ang tao sa buong kapaligiran, sa buong daigdig, sa bansang Pilipinas, no? Milyones ang tao, ang populasyon. Pero sabi ni Lord, mapalad ang bumabasa ng aklat na ito. Bakit po? At yung nakikinig sa hulang inihayag nito. At tumutupad. Una, bumabasa. Pangalawa, nakikinig. At tumutupad. Yan, tatlo po yan ay kailangan. Kapag tayo bumabasa, marami tayo natututunan. Kapag tayo nakikinig, lalo na, mayroong nag-explain. Lalo tayong naliliwanagan. And then, tinutupad natin, ginagawa natin, isinasagawa natin, mas lalo tayong Sabi ng Lord, mas mabuti, higit na mapalad, sapagkat ang lahat ng ito ay malapit ng maganap. So, huwag po natin sayangin yung time. Huwag natin basta pinakinggan, itinapo natin sa kabilang tenga, tapos na. Malapit ng maganap ang ito. Nakita po natin ang mga sinyalis ngayon, kadalasan malungkot ang panahon. Wala na sa ayos ang ng panahon natin. Minsan napakainit, kaya maraming natatrangkaso, sinasabi, maraming nakukubid. COVID, wala nang katapusang COVID kuno, no? So, kung mayroon man yan, wala man si Lord, ang higit na nakakaalam yan. Hindi natin pwedeng lukuin ang ating mga sarili. Ang Diyos hindi naluloko kailanman. Hindi maluloko kailanman. Kaya sabi nga, ang sabi niya dito sa aklat, sa verse 11 ng pahayag,
Dito sa verse 22, basahin po natin. Pahayan 22. Buksan po natin, mga kapatid. Kung wala man kayong hawak na Bible, take note po natin para pag natulog tayo, bago matulog sa gabi, basahin po natin. Mas maganda po yung marami tayong napapakinggan. Amen po ba? Revelation chapter 22, verse 7 hanggang 11 po. Ito po ang sinabi ng Lord sa verse 7, makinig kayo, wika ni Jesus. Makinig ulit, ha? Darating na ako. Mapalad ang tumutupad sa mga hulang nilalaman ng aklat na ito. Kanina yung binasa po natin, nabasa po natin na mapalad, yung bumabasa, at the same time nakikinig. Dito ulit, inulit niya. Yung kanina, Revelation chapter 1, verse 3. Dito naman, Revelation chapter 22, verse 7. Ang sabi ni Lord, ulitin ko po ulit, makinig kayo. Wika ni Jesus. Darating na ako, mapalad ang tumutupad sa mga hulang nilalaman ng aklat na ito. Bakit sinabi niyang mapalad po? Nakapaghahanda po tayo. Sabi nga, listen, says Jesus, I am coming soon. Happy are those who obey the prophetic words of this book. So, hindi natin alam kung kailan yon, pero yung mga signs, nandiyan na po lahat. Lindol, mga kalamidad, hurricane yan, volcanoes eruption, flood, mga forest fire, labanan sa kapwa-bansa, patayan, kagutuman, salot, etc. Nandiyan na po lahat ng yayari na. Kaya hindi po malabo na talagang magbabalik na ang Panginoon. Kaya sabi niya, I'm coming soon. Wala pong tinakda nitong araw kung kailan. Kaya dapat tayong mag-prepare. Huwag po natin ubusin yung time sa trabaho. Trabaho, trabaho. Umanap ng pera. Umanap ng ikabubuhay. Ikaanap ng lahat-lahat. Pero kapatid, baka abutan ka ng Lord nang wala ka sa ayos. Kita mo ngayon? Lahat na lang pinagbabawal. Tayo ang mga preso na walang kulungan. Bakit? Malaya kang sinasabi, demokratik na bansa tayo, pero lahat kinokontrol na. Uupo na si Antikristo. Tao yan na ang nasa kalooban ay si Satanas. Siya na po ang mamamayani sa buong daigdig. Pero pagdating ng araw, igagatong naman siya ng Lord sa impyerno. Kaya ang the best nating magagawa, magpatuloy po tayo kay Lord. Bago matulog, magdasal, magbasa ng Word of God, ipamuhay po natin ang ating nababasa. Hingin ng tawad kung tayo nakakapagsalita ng hindi tama. Kaya sinabi ni Jesus, darating na ako, mapalad ang tumutupad sa mga hulang nilalaman ng aklat na ito. Verse 10, at sinabi niya sa akin, ito po kay Apostol 1, huwag mong ililihim ang mga hulang nasa aklat na ito. Bakit po? Sapagkat malapit nang maganap ang mga ito. Ito na nga, nagaganap na po. Ito'y sinabi niya po nung kapanahonan niya pa. Time ni Christ, no? Anong mangyayari sa mga tao? Verse 11. Ang masama ay magpapatuloy sa pagpapakasama. Totoo naman, di ba? Tingnan mo ang mga tao ngayon. May salot ng karamdaman na sinasabi, may salot pa sa mga droga, bultong-bultong binibenta. Kaya nga nakakalungkot ang isang ang mga lugar na napapanood po natin sa telebisyon. Iba-iba. Busy rin sila sa pag-arap buhay ng pangwasak ng buhay ng tao. Sabi na Lord, we are the temple of God. Nang sinumang magwasak ng kanyang templo ay kanyang parusahan. Ang templong sinasabi ni Lord, yung spiritual temple niya ay ang ating physical na katawan.
ang masama ay matuloy na magpapakasama. Ang marumi sa kanyang pagpapakarumi, ngunit ang mabuti ay magpatuloy sa pagpapakabuti at ang banal sa pagpapakabanal. Apat pong klase ng tao ito. Yung masama, magpapatuloy sa pagpapakasama, tulad ng mga kriminal na yan, mga durugista na yan, mga lasenggero na yan, bakit pakiapid, walang katapusang paggawa ng kasamaan. Yung marumi sa pagpapakarumi, ngunit ang mabuti ay patuloy na magpapakabuti at yung banal sa pagpapakabanal. Ang tanong kapatid, saan ka nakahanay sa apat na ito? Si Lord ang nakakalan ng puso natin. Sabi ni Lord, huwag natin ito ilihim. Time na natin na isabihin natin ang lahat ng ito. Kasi sabi nga, lahat na ito'y Ngayon dito po, sabi po sa ating last verse, Revelation 22, verse 12, makinig kayo, wika ni Jesus. Darating na ako, dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ha? Sabi Lord, listen, makinig ang may pandinig. Wika ni Jesus. Siya'y darating na, dala niya ang mga gantimpala na ibibigay sa bawat isa sa taong gumagawa ng tama. So, ang tanong, may ginawa nga ba talaga tayo kay God? Ako ba'y laging linggo-linggo nasa simbahan? O lagi na lang akong naka-absent? Kapatid, kapag sa school ka, literal na nag-aaral ka sa school, kapag lagi kang absent, marami kang back subject, babalikan mo sigurado yun. Hindi ka makaka-attend ng graduation pagdating na ano. Ganon din sa spiritual, mas mahigpit po dito. Kaya huwag po tayong paisi-isi. Pwede man natin isira yung mga anak buhay natin yan. Ilang araw ng linggo, 10 commandments yun. Hindi yun araw ng tao, kundi yun po ay araw na para sa Panginoon. Kung si Lord nagpahinga sa kanyang gawain na paglikha, ikit po tayong magpahinga para sa kanya. So mayroon po tayong naunawaan na mapalad po ang mga tao bumabasa, nakikinig at the same time tumutupad nito. So God bless po sa ating lahat at tayo po'y manalangin muli sa ating maikling mensahe ng ating Panginoon na may pagnilayan po natin muli ang lahat ng tao. Okay, pansamantala po tayong yumuko at tayo manalangin. Yes, Pare God, marami pong salamat. Loobin mo, Panginoon, na kami po ay makatupad lagi sa iyong kalooban. Panginoon, sinabi mo siyong masalita, mapalad yung mga taong bumabasa, nakikinig at the same time nagsasagawa ng iyong mga salita. Dahil ito po ay maipapumuhay namin upang kami magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Aanin man namin, Panginoon, ang maraming bagay sa mundong ito kung kami naman ay maimpyerno. Lord, walang saysay ang lahat ng iyan kung wala ka sa buhay namin. Ang samot na langin ko, Panginoon, loobin mo na bawat pamilya na aming nasasakupan. Loobin mo po, Panginoon, na kumilala sila sa iyo at magkaroon ng banal na pagkatakot sa iyo, Panginoon. Lord, ang salita mo buhay, mabisa. Ito ay matalas pa sa alinman tabak na magkabilay talim. Tumatagos ito maging sa aming mga kaibuturan ng aming puso at kaluluwa at nakatataho sa binabalak at iniisip ng tao. Wala kaming maikukublip sa iyo, Panginoon. Lahat po yan ipagsusulit namin. Lord God, salamat Lord sa aming napapakinggan. Loobin mo na sa araw ng bukas ay maramang magsamba at magpasalamat sa iyong kabutihan. Panginoon, hindi man kami o Diyos karapat dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang, lalaya po kami. Salamat po Diyos sa kapatawaran. Salamat sa buhay. Salamat sa kalakasan. At higit sa lahat sa pag-iingat mo sa bawat araw-araw naming pamumuhay. Purihin ka ngayon at magpakailanman. Ano man ang asik ng kaaway,
In the name of Jesus, winawasakan namin Satanas. Sa ngalan ni Jesus, lumayas ka, in Jesus name. Panginoon, maraming salamat sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Ibinabalik namin siya ang pinakamataas na papuri, parangal. Pangisiyo lamang, in Jesus.